Ayan. So, magandang hapon sa ating, umaga sa ating lahat. So, update ko lang kayo sa aking, isa sa aking apple seedling dito sa bahay. Nakatanim lamang sa, ayan, landing bag. So, kaya ko ginawa ang video ng ito kasi ilang araw ko na napansin na puto yung kanyang mga dahon at yung kanyang talbos. Tingnan nyo. Ito oh. Oh. Kahapon ay buo pa ito. Gaya pa ito nito. Itong talbos na ito oh. Ganyan siya kahapon. Ngayon umaga pag tingin ko ganyan na putol na oh. So iniisip ko kung ano yung umatake dito. Nung maliit pa ito, umatake dito ay mga yung mga tinatawag na mayang simbahan. Yung mga ibon na namamahay at nagpupugad sa simbahan at sa mga bahay, sa mga butas-butas. Sinatake nila ito, kinakain nila yung talbos. Pero hindi ko nakikita na ginagawa nila ngayon. Nung maliit pa ito nakita ko. So ngayon, sa pag inspection ko, mayroon ako nakita dito isang salarin. Ayan, gusto makita. Ayan, isang caterpillar. So, ito isang klase ng caterpillar ng isang butterfly. Itong nakaraang araw may nakita akong aaligid na itim na butterfly na mayroong mga dot na kulay. So baka ito yun dito ng itlog. So yun. Ito ay although mayroon siyang balahibo kasi ang isa kasi klase ng moth. Yung malaking butterfly o mariposa ay may balahibo din. Ito may balahibo pero ito ay butterfly. Ayan. So ito yung aking apple seedlings dito sa bahay. Actually hindi na ito apple seedlings eh. Apple tree na ito eh. Ayan. Almost 3 feet na ito lampas. So ang gagawin ko dito, alisin ko lang itong ano ito, hindi ito papatayin kasi kawawa naman, isa ito sa nagbabalansi ng ecosystem natin. So may kukonsider natin sila as pest kasi sinisira nila yung dahon na panin natin. Pero when it turns to a beautiful butterfly, isa ito sa hardworking pollinator ng butterfly. So hindi ko ito papatayin. Gagawin ko dito, tatanggalin ko lang muna itong dahon na ito. Lilipat kito doon sa isa kong halaman na malusog at maraming dahon. Okay lang yun ang kanyang lantakan. Ayan, lipat natin dito sa isa kong ayan, dyan sa may red button ginger plants. Ayan, dyan ko siya inilipat. So, ito na. Ayan, dito natin siya inilipat. Okay lang ito atake nila kasi marami namang dahon dito. So, sana hindi na siya bumalik doon sa aking apple kasi very rare yung magpapatubo ng kamarapalaki ng apple sa ano, sa tropical. So, yun. Okay, back to apple seedling tayo, apple tree. So, duda ko nito, ito, pwede natin i-consider na ito yung damage ng caterpillar, ayan. Pero ito, tingnan nyo, yung malambot na part ng kanyang stem na tinubuan ng talbos ay naputol siya. So I think ang umano nito is yung mga mayang simbahan, yung tawag sa amin sa probinsya namin ay costa, yung mga ibon na maliit na brown na parang maya. Ayan. So ganito siya ka-healthy kahapon nung makita ko yung kanyang talbos. Ngayong umaga ay wala na, putol na. Ayan. Ito ililipat ko ito sa lumang basurahan ito. So wala pa lang akong ubusan kasi ko ng mga lupa. So maghanap pa ako dito ng mga nagpapa construction dito. Hanap ako ng lupa, hihingi ako. Ayan. So ayan, grabe yung damage oh. Ang nangyari, parang napruning na yung aking apple tree. So instead na tumaas ang mayayari nito, magpo-promote ito ng mga lateral branches. Gaya nito, ito mga lateral branches. Which is good naman. Kaya lang, gusto ko muna siyang tumaas at least
6 feet bago po i-pruning o tutulin yung kanyang pinakatalbos para mag-produce ng lateral branches. Ayan, mga damage ng caterpillar and then ng mga mayang simbahan o mayang bahay. Ayan.